Magandang araw po, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers po nitong ating Solid Rock Ministry. Ilang linggo rin po tayong hindi nagkasama-sama. At ngayon po ay tapos na naman ang January. At tayo po ay muling tatalakay ng panibagong topic sa ating pong lesson review. Ngayon po ay masasabi kong maayos na po ang aking pakiramdam. Salamat Panginoon sapagkat napakabilis po ng healing na ibinigay mo sa akin. Atin pong babatiin ang ating mga kaibigan ito, mga kapatid na ito, na patuloy po nating nakakasama sa pag-aaral. Si Gerald Camato, si Loida Filipina Miato Frias, Eden Pasyon ng Malaysia, si Maria Bacan, Eli Emma Ballesteros, at si Emma and Kuya Eli, magandang araw sa inyong dalawa. Si Ate Jane Garbida po, magkakausap kami noong nakaraang Sabado. Sabi po niya, wala siyang sawang sumusubaybay sa ating ginagawang programang ito. Maraming salamat Ate Jane, at nasa iyo po ang aming mga prayers. Marilu Namilit, Barbara Gusong, Jocelyn Feliciano, Maria Teresa Bagro, Joseas Hermosora ng Mindanao, Ezequias Mobiles, Emily Villanueva, Renaline Kasipong ng Bago City, Negros Occidental, si Habon, Fruits and Vegetables Herbal, Helen Penamora, Joan Raflores, si Phil Bon, German Marasigan o Herman Marasigan, Imelda Valencia, Guillermo Padua, Narciso Makatangay, Luz Biminda o Lodibina Yamasita and Robin Hood. Kami po ay natutuwa na kayo ay muli naming makasama sa pagkakataong ito. At ngayon po sa ating pong panglimang topic sa ating lesson review, ang pagharap o pagharap sa pagkakautang. Subalit bago po tayo magpatuloy, Pastor Perdon, tayo po muna hihingi ng bendisyon ng ating Panginoon at pakikisama. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, muli po kami lumalapit sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan, sa iyong mga pagpapala, at patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Amang banal, muli na naman kaming magbubukas ng iyong banal na salita at mag-aaral. Kaya amin pong muling pakiusap na kami po nawa ay iyong samahan, pangunahan ng iyong banal na espiritu. Ihanda ang aming puso't isipan sa pag-unawa ng iyong mga salita at pagkalubang kami ng ibayong pananampalataya upang ito ay aming isakabuhayan at ibahagi sa iba ang katotohanan ng aming mapapag-aralan ngayon. Ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala at patuloy na ang mayamang biyaya ng kalangitan ay iyong ipagkaloob sa aming mga kapatid na ito na patuloy na sumusubambay, na patuloy na tumatangkilik, nagsishare ng katotohanan ito sa kanilang mga kaibigan at kakilala. Nawa mong banal kanilang parating madama ang iyong pag-ibig at ang iyong presensya sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Ngayon po sa atin pong tatalakaying pagharap sa pagkakautang. Subalit nung po mga nakakaraan ay meron pong nagpahayag ng katanungan na gusto niya itong masagot. Kaya ito po muna isasagutin ni Pastor Perdon bago po tayo tuluyang pumalaot sa ating bagong topic sa araw na ito. Okay, salamat po. At kanina ko lang po nabasa yung comment ni Brother Guillermo Padua. Palibasa po naman ang inyong lingkod ay naanyayahan na mag-conduct ng isang revival meeting sa Camarinesur. Hindi po natin nabigyan ng pansin ang mga nagbigay ng komentaryo sa ating po naman programa. At isa pa, ito po ang ating programa, nagtitaping po tayo ay hindi tuwing linggo, kundi kapag kaminsan po ay sa loob ng isang buwan, itinitaping na natin ang isang upuan. Kapag kaminsan naman ay dalawang linggo. Kaya pasensya po kung hindi kaagad kayo nasasagot ano po sa inyong mga katanungan. Ang isa po sa katanungan ay yung patungkol po sa pag-iikapo
na itinatanong kung ito raw ba ay ipinagutos sa bagong tipan. Alam mo, kapatid, sa banal na kasulatan, yung mga bagay na sinabi na ng Panginoon noong unang panahon at ito ay for general purposes, hindi na kinakailangan na ulit-ulitin. Halimbawa po, yung sinasabi sa lumang tipan na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, hindi mo po yan mababasa sa bagong tipan. Yung sinasabi na huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, ang kanyang aliping lalaki o babae, maging ang kanyang baka o ang kanyang asno, hindi mo po yan mababasa sa bagong tipan. Subalit maliwanag po na yan ay para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, mayroon pong instruction ang Panginoon. At ito po ay napakahalaga. Kaya kapag minsan marami lang tayong hinahanap na gusto natin, letra for letra, ay mababasa yung nasa isip natin. Subalit, maliwanag po ang banal na kasulatan na ito ay nagtuturo and ang kanyang pagtuturo ay progressive. Ano po? At napakaganda naman na sa bagong tipan, ang mga alagad ay naging tapat din sa gawain ng ating Panginoon. Nabanggit din yung pangingilin ng Sabat. Nangilin ba ng Sabat yung mga Kristiyano? Wala po tayong mababasa na nangilin. Subalit makikita po natin na araw ng Sabat sila ay puwapasok sa sinaguga at doon sila ay nagtuturo. Ibig sabihin, ito po ay ginagawa nila bagamat hindi binanggit yung salitang pangingilin. Ano po? So ibig sabihin po, yan ay nagpapatuloy. So sana po ay naging maluwanag sa inyo at yung iba pang mga katanungan ay kagaya nung nabanggit rin sa akin kanina lang na may nagtanong pala kung saan mababasa yung ang awit, ang isang pag-awit ay mas mahalaga kaysa isang turong baka. Anong talata raw po yun? Masusumpuan po natin yan sa mga awit, 69, 30 at 31. Ano po? So, salamat po. So, tayo magpapatuloy na para sa ating suwito ngayon. Sangayon po sa ating susing talata, sa Kawikaan 22:7, ang namumuno sa dukha ay ang mayaman at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Ang pangungutang ay isang uri ng pamumuhay na ginugugol mo na kung ano ang kikitain mo bukas. Ngayon, ang karamihan ng tao ay nabubuhay na may pagkakautang, kahit mga pamahalaan, kumpanya at iba pa. Ang Biblia ay hindi naman ipinagbabawal ang pangungutang. Subalit malinaw na sinasabi nito ang negatibong epekto ng pagkakaroon ng utang. Wika nga ni Pablo, ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, paggalang sa dapat igalang, parangal sa dapat parangalan. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kanino man, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakatupad na ng kautusan. Romans 13:7-8. Ngayong isang linggong ito ay pag-aaralan natin ang mga kadahilanan ng pangungutang at paano ito lulutasin. Ang mga katanungan pong ating pag-aaralan ngayon, number one, bakit marami ang nababaon sa pagkakautang? May solusyon ba rito? Pangalawa, ano ang mahalagang payo ng Biblia upang maiwasang mahulog sa pagkakautang? Number three, paano tayo makakaahon mula sa pagkakabaon sa utang? Number four, ano ang dalawang bagay na dapat iwasan nating gawain? At panglima, ano ang payo ng Diyos sa kapwa nagpapautang at sa nangungutang? Pastor Pedro, number one question, bakit marami ang nababaon sa pagkakautang? May solusyon ba rito? Okay po, titignan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Diyan po sa Deuteronomio 28:1-12 ay makikita po natin ang payo na sinasabi rito sa atin ng ating Panginoon. Kung susundin mo ang tinig ng Panginoon mong Diyos, ay maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang kamalig na punong-puno ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan
at upang pagpalain lahat mong ginagawa, ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram. Ang sinasabi rito, kinakailangang susundin kasi natin lahat ng ipinag-uutos ng ating Panginoon sa atin. Sapagkat kapag tayo po ay naging masunurin sa Panginoon, ang wika niya, ang pagpapala ay ibubuo sa atin ng sagana. Nanupat ang sabi, hindi ka mangungutang. Magpapautang ka, subalit ikay hindi mangungutang. Kapag ka ating pong sinuway ang mga kalooban ng Diyos, ang kanyang mga alituntunin, ang kanyang mga batas, ay ang ating pong natatanggap ay sa halip na pagpapala ay ang pag-withdraw ng pagpapala na dapat ay ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, ating sinasaraduhan yung tsansa na makagawa ang Panginoon sa ating buhay. Kaya napakahalaga po na susundin natin lahat ng kalooban ng ating Panginoon upang kung magkagayon, tayo ay mabigyan niya ng mga pagpapala na sadyang kanyang inilaan na kanyang ibibigay sa mga taong nagtitiwala sa kanya. Sa 1 Timoteo 6:9 ay makikita ang payo na sinasabi sa atin. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. So dito po ang sinasabi, kinakailangan daw po na tayo ay matutong magtiwala sa Panginoon. Na tayo ay matutong masiyahan kung anong mayroon tayo, kung ano ang pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Malimit kasi, hindi tayo nasisiyan kung ano ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang ibig natin ay magkaroon ng mga bagay na hindi naman sadyang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Nandiyan yung gusto nating yumaman kapag ka mayroong nag-alok sa atin ng mga kikitay ka ng malaki, mag-invest ka rito at triple o kaya ay magkakaroon ng 30% na interest ang iyong ihinulog. Tayo na may nagkaka-interest ka agad. Sukdo lang tayo'y mangutang para lang tayo ay mag-invest. At doon tayo natratrap. Ano po? Tayo ay nababagsak sa pagkakautang sapagkat ang dami nating mga ibig na gawin sa buhay na hindi naman panukala ng Diyos para sa atin. Sa buhay pong ito ay mayroon talagang kulang sa abilidad, mayroon talagang ipinanganak na sadyang mahirap, pero ang itinuturo dito ng ating Panginoon, kinakailangan tayo'y magtiwala sa Kanya. Basta sundin lang natin yung kanyang mga kalooban at makikita natin kung paano niya tayong pagpapalain. Marami kasi mga tao na nangangatwiran, maunawaan naman siguro ito ng Panginoon. Alam niya naman na nangangailangan ako. So tayo'y uutang o kaya tayo'y lalabag sa kautusan ng Diyos dahilan sa iniisip natin, maunawaan naman tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos naman ay pag-ibig. Hindi po dapat ganon. Ang hinihingi ng Diyos, hindi yung uunawain ka, kundi panampalatayanan mo siya. At makikita mo po na talagang ang Panginoon tapat sa kanyang pangako. Malimit lang po kasi ay sinusunod natin yung isang utos kapag ka magaan sa atin. Kapag ka yung utos para bagang imposible na tayo ay matulungan, hindi na natin sinusunod. Subalit kung tayo'y nagtitiwala sa Panginoon at sinusunod natin ang kanyang lahat ng kalooban, darating at darating ang mga pagpapala na hindi mo iniisip, na hindi mo kayang sukatin. Kaya kinakailangan lang po natin dito ay ang pagtitiwala at huwag po tayong maging ambisyoso na yumaman. Masiyahan po tayo. Kung may damit na tayo, okay na. Alam po ninyo, nung ako ay nag-aaral pa, dalawa kami noong nag-aaral na magkapatid sa kolehiyo. Ang aming allowance na dalawa, 100 monthly. Just imagine, 100 monthly. Yan po ang aming allowance. Yung 75, binibigay ko sa aking kapatid at yung 25, akin. Ha?
Kumisan, darating yung panahon, magtatanong yung aking kapatid, may pera ka pa ba riyan? Alam po ninyo, nasa sa atin po kasi yan. Kung kapag tayo ay napakaraming gusto na makigaya-gaya sa iba, ha, nakita natin yung iba, parating nag-i-snack, gusto rin naman natin mag-snack. Pero ako nung ako po yung nag-aaral, sapat na sa akin na mayroon akong meal ticket. Mayroon akong sabon, mayroon akong shampoo, may bullpen, may papel, solve na yan. Isang buwan, ni hindi ako nag-isip na pumunta sa tindahan para bumili ng kahit na kusing na isnakan. Walang-ulang sa akin. Ako'y nasisiyan na ron, nakukuntento na ako kung mayroon, ano mayroon ako. Mayroon akong damit, mayroon akong shampoo, mayroon akong sabon. It's okay. May meal ticket na, kakain na. Ano pa ba? Ay nag-aaral ka lang naman. So, kinakailangan. Alam po ninyo, maraming mga magulang nagkakautang-utang dahilan sa mga anak. Ang dami kasing mga gusto sa buhay. Masihan daw po tayo kung anong mayroon tayo. At ang Panginoon, magkakaloob sa atin ng higit pa sa ating mga iniisip. Pangalawa pong tanong, ano ang mahalagang payo ng Biblia upang maiwasang mahulog sa pagkakautang? Yan. Tingnan po natin dyan sa Mateo 6:24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupukutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan. Ang sabi po rito, hindi natin dapat na mamahalin yung kayamanan. Ano po? Ang Diyos lang ang ating mamahalin. Hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawa. So, i-focus lang natin ang lahat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ayon sa ating mga pangangailangan at ayon sa Kanyang katalinuhan, sa Kanyang kaalaman, sa Kanyang panukala para sa ating mga buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong para bagang sobra-sobra yung ating pagmamahal sa salapi na gusto natin parati magkaroon at lalo naman tayong nawawalan. Tayo'y nababaon sa pagkakautang. At sabi pa sa 1 Juan 2:15, ating basahin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Yan. Alam po ninyo, yung pag-ibig sa sanlibutan. Nako, gustong-gusto natin na makigaya-gaya doon sa mga ginagawa ng nasa sanlibutan. Sila'y parating mayroong bagong damit, ay gusto natin mayroon din tayong bagong damit. Sila ay mayroong magandang gadget, gusto natin mayroon din tayong magandang gadget. At para bagang tayo'y nahihiya, naalala ko tuloy yung aking panganay na anak nung siya ay mag-aaral ng college. Unang pasok niya sa kolehiyo. Nung siya ay akin dalahin sa Adventist University upang doon mag-aral, siya ang nauna sa dorm. So, pagkatapos, after 1 week, dumating na yung kanyang maging mga roommate. Nag-text na sa akin ang aking anak. Ang aking anak ay sabi, Daddy, yung mga roommate ko, punong-puno ang kanilang cabinet. So, naramdaman ko na kung ano yung suliranin. Sabi ko, anak, tandaan mo ito. What is in the head is far more better than what is in the cabinet. Oh, sabi niya, oh Daddy, thank you, I need it. Alam po ninyo, kapag minsan, turuan natin yung ating mga anak. Masaya kung anong mayroon. Huwag tayong maiinggan niya doon sa kung ano ang nakikita natin sa iba. Alam po ninyo, yung pagiging maiinggitin, yan ang dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng suliranin sa kanilang financial na sitwasyon. Dahilan sa gustong makigaya doon sa iba. Tandaan po natin, ang pag-ibig sa Diyos, tayo ay masisihan kung ano ang ibinibigay niya. Kapag tayo hindi nasisihan sa ibinibigay sa atin ng Diyos, ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Mas minamahal natin kung ano yung mga bagay na nakikita natin dito sa lupang ito kaysa mga bagay ng Diyos sa langit. Kaya kinakailangan po tayo ay maging maingat dyan. Tingnan mo pa dyan sa Ecclesiastes 4:8. Ano ang sabi?
isang taong nag-iisa, walang anak o kapatid man, gayon may walang wakas ang lahat niyang pagpapagod, at ang kanyang mga mata ay hindi nasisiyahan sa mga kayamanan. Kaya't hindi niya tinatanong, para kanino ako nagpapagod at pinagkakaitan ko ang aking sarili ng kasiyahan. Ito man ay walang kabuluhan at malungkot na bagay. Yan. Kapag kami minsan po, hindi natin naiisip na kapag tayo namatay, saan ba pupunta yung ating mga iniipon, yung ating iniimbak na salapi? So ibig sabihin, kinakailangan tayo ay masiyan. Yung tama lang na mabuhay tayo sa panahon ng ito sapagkat yun ang mahalaga, tayo nabubuhay, naglilingkod sa Panginoon. Huwag na yung yumaman pa. Kasi yung pag-iisip na tayo yumaman pa, yun lang ang magdadala sa atin na lalo pa tayong mahirapan, o kung hindi man, tayo may magkamit, nalalayo naman tayo sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na ito ay ating bibigyang pansin na i-focus natin ang ating sarili sa pag-ibig ng Diyos, sa provision ng Diyos, huwag natin siyang pangunahan. Ano po? Salamat po. At ngayon naman po sa ating pangtatlong katanungan, paano tayo makakaahon mula sa pagkakabaon sa utang? Yan. Titingnan naman natin dito sa mga Kawikaan 22:7. Ano ba ang sinasabi? Ang namumuno sa dukha ay ang mayaman, at ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram. Yan. Tatandaan po natin, kapag tayo ay nangutang, tayo'y nanghiram, nagigi tayong alipin daw noong nagpahiram sa atin. Bagamat mayroon naman na nanghiram, nako po, hindi nang nag-isip na magbayad. Kapag kasiningil mo, galit pa. Marami pong ganyan, pero sinasabing sila ay Kristiyano. Ha? Ingatan po natin yan. Tatanda po natin na hindi po maganda na tayo ay nagiging alipin nung nagpapahiram sa atin. Kaya magagawa po natin ang pinakamaganda, ang payo sa ating leksyon ngayon na ating pinag-aaralan, ilista natin yung ating mga pagkakautang kung tayo'y maraming pinagkautangan. Tingnan natin kung anlin yung pinakamalaki ang utang at unti-unti nating bayaran. At kung maaari, yung maliliit naman, bigyan na natin ng minsanan. Para naman papaliit ng papaliit hanggang dumating sa panahon na wala ka ng pagkakautang. Alam po ninyo, ako nung mag-umpisa bilang pastor, ang aking salary ay 1,500. Yan po ang aking salary, 1,500. At ako'y pumasok na mayroon ng familia, so nahalata ng treasurer na kailangan ko ng pera. So pina-advance niya ako ng 1,500 sa pagsisimula ng aking gawain. Pero ang ginawa ko, sa sunod na buwan, babawasan ko yun. Hihiram ako, 1,400 na lang. Pagkatapos, 1,300, 1,200, hanggang sa naubos na yun. At naghihintay na ako na talagang ang aking gastuhin ay yung isisweldo sa akin sa nagdaan na buwan na aking paggawa. Alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon, hindi siya nagpabaya. Alam po ninyo, nag-start ako, 1,500, ang apartment noon na inaarkel ako ay 275. Pagkatapos marami pa na ilaw, kuryente. Pero sinikap ko po sa tulong ng Panginoon na mawala yung advance hanggang sa hindi na ako nag-a-advance kailanman. Yan po ang dapat nating sisikapin. Hebreo 13:5. Ang sabi po dito, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan na kung anong meron kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Yan, napakaganda. Sabi, huwag kayong umibig sa salapi. Masiyahan kayo kung anong mayroon kayo. Sapagkat ang ating Diyos ay nangangako na ang sabi niya, kailanman hindi niya tayo pababayaan, kailanman hindi na tayo pagkukulangin. Alam po ninyo, sa buhay namin bilang mag-asawa at bilang manggagawa ng ating Panginoon, akin pong nakita kung papaano ang Panginoon ay
nagkakaloob ng ating mga pangangailangan. Minsan po ay mayroong nagbigay ng seminar sa amin. Kanyang ipinagmamalaki yung kanyang sapatos na yun daw ay 17,000. Parang hindi ako makapaniwala. At alam po ninyo, dumating yung panahon, ako'y binigyan ng sapatos na pareho ng kanyang sapatos, wala namang palang bayad. Siya bumili ng 17, sa akin walang bayad. At hindi lang minsan nangyari yun, dalawang beses pa nangyari sa akin. At sa buong 35 years na aking paglilingkod, hindi ko alam kung ilang beses lang ako bumili ng aking damit at sapatos. Siguro sa sapatos, mga dalawa o tatlo. Sa damit naman, siguro mga limang beses akong bumili. Subalit, kailanman, hindi ako nawalan ng bihisan. Hindi ako naubusan ng sapatos. Parating may bago na sapatos, may bagong damit. Sapagkat ang Panginoon, ang sabi niya, hindi niya tayo kailanman pababayaan. Hanggang ngayon, hindi niyo ako mapapabili ng sapatos ng mga tag-tatlong libo, tag-limang libo. Pero akong sapatos ko ngayon ay mahigit na 3,000. Pero hindi akin galing ang pera. Ako ang bumili, pero ang pera hindi galing sa aking salary. Sapagkat ang Panginoon, napakabuti. Darating at darating talaga yung pagpapala kapag kayo ay nagtiwala sa Panginoon. Kagaya na sinabi ko, mga damit, nako, hindi mo ako mapapabili ng damit na yung pulo na lalampas ng 500 sa ngayong presyo, lalampas ng 500, no, never. Yung pantalon na lalampas ng 1,500, never. Pero never akong nawala ng mga damit na nagkakahalaga na medyo mataas-taas din naman ang halaga. Sapagkat andyan, dumarating at dumarating kapag kaminsan nga, kagaya ngayon, ang aking sapatos ay anim na yata, hindi ko naman nagagamit. Sapagkat ang dami nagbibigay. Kaya sabi ng Panginoon, higit pa ha, sa iyong kailangan. Kaya tayo po'y magtiwala sa ating Panginoon. Ganda po ang ating mga pinag-aaralan. At ngayon po sa pang-apat nating katanungan, ano ang dalawang bagay na dapat iwasan nating gawain? Yeah. Tingnan po natin dyan sa Kawikaan, size 1-5. Ang sabi po, anak ko, naging tagapanagot ka sa iyong kapwa. Kung itinali mo ang iyong sarili sa isang banyaga, ikaw ay nasilong ng mga salita ng iyong mga labi, at ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Gawin mo ito ngayon, anak ko, at iligtas mo ang iyong sarili. Yamang ikaw ay nahulog sa kapangyarihan ng iyong kapwa. Humayo ka at magpakababa ka at makiusap sa iyong kapwa. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata o paidlipin man ang mga talukap ng iyong mata. Iligtas mo ang iyong sarili na parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon mula sa kamay ng mambibitag. Yan. Isa pong suliranin yung gagarantiya ka sa pangungutang ng iba. Napakalaking suliranin po yan, lalo na sa kapanahunan natin ngayon na tayo ay gagarantiya, maaaring kaibigan natin, may tiwala tayo, kaya tayo ay pipirma na gagarantiya sa kanyang pangungutang. Subalit, ang hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa taong yon na nagpagarantiya sa atin. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, isang kamangmangan na ikaw ay gumarantiya sa ibang tao sa pangungutang. Sapagkat hindi naman po natin maaaring mabait sa atin, pero kaya nga nangungutang ay wala. Ano po? So igagarantiya natin. Ay hahanapin pa lang rin niya yung kanyang ibibigay, yung kanyang ibabayad. Buti kong makakasumpong. So mahirap po yun. Nasabi, huwag tayong gagarantiya sa pag-uutang ng iba. Tingnan pa natin sa Kawikaan 17:18. Anong sabi? Ang taong walang katinuan ay nagbibigay ng sangla at nagiging tagapanagot sa harapan ng kanyang kapwa. So, makikita po, talagang hindi magandang pakinggan. Ako. Hindi ko na nais na banggitin pa uli. Pero hindi po talaga magandang pakinggan yung sinasabi tungkol sa taong nagagarantiya sa pagkakautang ng iba. Tingnan pa natin yung sinasabi. Ito yung nabasa na natin kanina, pero mas magandang basahin uli natin. 1 Timoteo, 6:9 at 10. Ano yung sinasabi? Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso
at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Ayan. So, maliwanag po ang sinabi. Ano po? Kinakailangan talagang tayo ay masiyahan, magtiwala tayo sa Panginoon, masiyahan na tayo sa Kanyang ibinibigay sa atin. Huwag nating hangad rin na yumaman. Alam po ninyo, minsan ay itinanong, hindi ba ika ang sabi riyan ay kapag ibinigay ninyo ang ikasampung bahagi at mga handog, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapalang walang sukat na kalalagyan. Ang sabi, sinungaling naman ang Diyos, ang dami naman ikang nag-iika po, bakit hindi naman yumayaman? Subalit, basahin nga po ninyo uli kung may sinabi rin na kayo'y aking payayamanin. Hindi po ba ang sabi, bibigyan ko kayo ng pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Alam po ninyo, sa Lumang Tipan, andyan yung kwento ng babaeng balo na nagpakain kay Elias. Ang sabi niya, iisang dakot na harina na yung natitira sa kanila at kunting patak ng langis, tama lang para makaluto ng isang tinapay at paghahatian niya ng kanilang anak, pagkatapos maghihintay na silang mamatay. Subalit sinabi ni Elias, huwag kang mag-alala, hindi ka kukulangin. At alam po ninyo, sa loob ng aabot ng 2 taon, hindi kailanman naubos yung kanilang harina at langis. Hindi ibinigay ng Panginoon sa kanya ng minsanan, subalit araw-araw mayroon. Na kung biniglang ibigay na minsanan, ay wala talagang kalalagyan na sapat. Subalit sapagkat wala naman silang lalagyang sapat, kaya binigay sa kanya araw-araw ayon sa pangangailangan at hindi sila nagkulang kahit na isang kain sa loob ng 2 taon. Kaya ang Panginoon tapat sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga pangako. Sa ating panghuling katanungan, ano ang payo ng Diyos sa kapwa nagpapautang at sa nangungutang? Yan, tingnan naman po natin sa palautang at sa nga nagpapautang. Deuteronomio 15:1-5, ano ang sabi? Sa katapusan ng bawat 7 taon ay magpatawad ka ng iyong mga pautang. Ito ang paraan ng pagpapatawad. Bawat nagpapautang ay magpatawad ng kanyang ipinautang sa kanyang kapwa. Huwag niyang sisingilin yon sa kanyang kapwa at sa kanyang kapatid sapagkat ang pagpapatawad ng Panginoon ay ipinahayag. Sa isang dayuhan ay maaari kang maningil, ngunit anumang pag-aari mo na nasa iyong kapatid ay ipatatawad mo. Ngunit hindi magkakaroon ng dukha sa inyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang iyong angkinin. Kung masikap mong pakikinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos at gagawain ang lahat ng utos na ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Makikita po ninyo, hinihingi uli rito ng Panginoon ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya. Tatanda po ninyo, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ang sabi, ika'y nagpahiram sa iyong kapatid, huwag mo nang sisingilin after 7 years. Ha? Quits na kayo. Pagkat ang sabi ng Panginoon, hindi magkakaroon ng mahirap sa inyong lupain. Kaya mga minamahal, kinakailangan na tayo ay magpapautang yung hindi yung sobra-sobrang matagal na at saka yung sobra sa ating kayang ibigay. Ano mo? Kinakailangan na tayo ay magbibigay, magpapautang, magpapahiram tayo yung maaari nating ipatawad sa kanila. Ha? Sa pag dumating na yung 7 taon na talagang walang-wala na hindi talaga kayang makabayad, ay huwag na po nating singilin. Pero ang sabi, kung taga-ibang bayan, maaari mong singilin. Pero huwag na huwag sa iyong kapatid. Sapagkat sa bayan ng Diyos, ayaw niya nang mayroong mahirap. Ayaw niya nang mayroong naghihirap. Ika'y pinagpala niya para makatulong sa kanila. At tatanda mo, ang sinasabi ng Panginoon, walang maghihirap sa aking bayan. Yung nagpapautang o yung nangutang, hindi maaring maghirap sapagkat ang Panginoon, ang Panginoon natin na magpapala sa atin. Tingnan pa natin dyan sa Ecclesiastes
12:14, ano ang sinasabi? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Yan. Tatanda po ninyo, mayroong paghuhukom. Dadalhin ng Diyos ang lahat. Tayo ba'y naging tapat? Tayo ba'y nagtiwala sa Kanya? O hindi? Yan po ang magiging haharapin natin sa paghukom ng ating Panginoon. At tatanda ninyo, hindi maaaring pumasok roon ang nandaya. Yung nangutang, nanangako, pero hindi tumutupad, hindi sapagkat hindi kaya, kundi talagang sa umpisa pa lang, sinungaling na magbabayad. Tanda ninyo, may paghukom na haharapin kayo. Tatandaan po natin yan. At ikay nagpapautang, at gusto mong sikilin yung nangungutang sa iyo, tandaan mo, may paghukom din at haharapin natin yan. Kaya kinakailangan tayo po ay kakitaan ng pag-ibig sa ating kapwa at yan mangyayari lang kapag tayo ay may lubos na tiwala sa ating Panginoon. Kapag ka ang Panginoon nangako, tapat po siya. Siya ay banal na kailanman hindi niya sisirain ang kanyang pangako sa iyo, pangako sa akin, sapagkat siya ay Diyos na banal. At tatanda po natin muli, uulitin ko, kung walang pananampalataya, hindi maaaring makapagbigay lugod sa Panginoon. So ikaw man ay nagpapahiram o ikay nangihiram, tandaan, may paghukom at tandaan, ang Panginoon gusto niya tayong lahat ay kanyang mapagpala. Subalit, ang humahadlang ay yung ating mga pagpapasya sa araw-araw. Salamat, Pastor. At ngayon po ay iiwanan namin sa inyo ang mga salitang ito na lalong magpapalinaw ng ating pinag-aralan ngayon. Number one, hanggat maaari po, iwasan ang mga pagkakautang. Masiyahan na lamang tayo kung anong meron tayo. Pangalawa, ang pag-ibig sa sanglibutan at sa papuri ng sanglibutan ng higit sa Diyos ang malimit na dahilan ng ating pangungutang. Pangatlo, ang pagtitiwala sa Diyos at pagpapasakop sa Diyos ang tanging paraan upang tayo'y makaahon mula sa pagkalubog sa utang at pagkabaon sa kasalanan. Pang-apat, ang paggarantiya sa iba at pagnanasa sa biglang yaman ang pinakamangmang na ating magagawa. At panglima po, ang nagpapautang at nangungutang ay dapat unawain na tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, kaya't maglagay ng limitasyon. So, mga minamahal, sana po ay muling naging pagpapala sa atin ang pag-aaral na ito. Maging gabay sa ating pamumuhay sa araw-araw. Magtiwala po tayo sa Diyos, sapagkat kailanman, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yan ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit muli sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Sapagkat ikaw ay aming ama, kami ay iyong mga anak. Hindi mo ipapahintulot na kami ay magkulang, hindi mo pahihintulot na kami ay pabayaan. Kundi bagos, kami iyong patuloy na iingatan, gagabayan at iyong pagpapalain. Tulungan lang nawa kami ng Banal Espiritu na magkaroon ng ibayong pananampalataya at pagtitiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong mga palatuntunan. Upang kung magkagayon, makasumpong kami ng kapayapaan at humarap kami sa paghuhukom na walang bahid, walang dungis sapagkat kami nagtiwala ng lubos sa iyo, Amang Banal. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sana po patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin ngayon sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, muli po ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pag-aaral. Ang pagpapala po nawa ng Panginoon ay kamtan po nating sama-sama.